Ito po. Patay na po siya. Patay na po siya. Okay, hi sa inyong lahat. Kamusta? Shout out and magandang hapon po sa inyong lahat. So ito guys, may i-update lang ako sa inyo kasi itong si Raimundo, may panawagan siya ulit kay Kuya Bal Santos Matubang. Nanawagan siya na wag na raw pumuntang doon sa bahay ni Lola Damiana para i-vlog si Lola Damiana. Kasi itong si Raimundo, si Kuya Bal Santos Matubang po ang kanyang sinisisi at saka yung mga kasama ni Kuya Bal na sila Kalingap Rab, Kalingap Team, sinisipo ni itong ni Raimundo na sa pagpunta daw nila doon, sila doon ang dahilan kung bakit na-stress si Lola Damiana, kung bakit nagkasakit ngayon. Okay? Raimundo, noong pumunta po si Kuya Bal doon, napansin ko po na itong si Lola Damiana ay may sakit na at may sinat. So, kaya ka po nababash kasi dahil po sa mga mali mong pahayag. Kaya ka po nabash. Kung makiusap ka sana kay Kuya Bal, ayusin mo naman ang yung pakiusap mo sa kanya. Huwag yung may paninisi, 'di ba? Bumalik na raw yung dating ugali simula nung pumunta sila Kuya Bal diyan. Bumalik yung dating ugali ni Lola Damiana na nananakit daw sa mga anak mo, 'di ba? Yung sabi mo kay nasa live. So mali naman 'yon. Dapat ayusin mo nila ang pagsalita. Makiusap pa naman nang maayos, 'no? Wag nang magsalita ng kung ano-ano na parang nakaka-offend, no? Nakaka-offend. Kasi ako hindi ako naniniwala na sila Kuya Bal Santos Matubang ang dahilan kung bakit nagkasakit si Lola Damiana, no? Nagkasakit siya dahil siguro na pabayaan niyo, hindi niyo naalagaan ng maayos. Ikaw lang naman ang buhay mo lang naman ang gumanda hindi si Lola Damiana sa totoo lang. At saka alam kong nasusulan ka lang ng mga sponsors mo kasi narinig ko doon sa audio, yung live mo na tumawag yung mga sponsors, nagagalit nga sila kasi ayaw nila na papuntahin si Kuya Bal Santos Matubang dyan. Okay? So ngayon, may bagong tricycle ka na. Binigyan ka ng mga sponsors mo kapalit ng iyong dignidad. Okay? Binigyan ka ng tricycle ng yung mga sponsors mo ng mga kalaban ni Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nakikita ko rito ginamit ka lang ng mga kalaban ni Kuya Bal Santos Matubang. No? So, dapat maging fair ka, Raimundo. Kasi, kahit papano, si Kuya Bal naman talaga ang dahilan kung bakit kayo nakilala sa social media, no? Diba? So, lalo na ngayon, nagsalita ka. Na sila yung sinisisi mo kung bakit nagkasakit si Lola Damiana. Tapos, sinabi mo pa na patay na ang mama mo. No? Hindi po yan magandang biro yan. Okay? So, panuuri muna natin ito, guys. 2 minutes lang ito kasi baka sabihin nyo na gawa-gawa ko lang ito. Pakinggan nyo na lang, madali lang naman to. Saglit lang naman ito, okay? Araw po sa inyong lahat. Pag-live day po ngayon. Tungkol po ito sa pandemic ni Kuya Bal na mga sabing tulong ay nagtapunan din muli. At yun ang umpisa ng pagka-stress ng aking magulang. Napagod siya kahit hila palabas. Pinagtapunan po. Nabaitaan pa po. Kuya, sa harapan pa niya po, pinapon pa po yung pira. Nagalitan ganun. Nag-less po siya. Nag-anis po. Raimundo, sorry ha. Huwag mo sisihin si Bupil na kung bakit ka nababash, okay? Kasi nirisbakan mo si Bupil kami mga defender, no? Nakikita lang namin kung ano yung mali. No? Kasi mali naman talaga yung mensahe mo kay Kuya Bal Santos Matubang, no? Yun nga uulitin ko, dapat nakiusap ka na lang ng maayos, no? At saka 'di ba, kinausap ka na ni Kuya Bal diyan, no? Kinausap ka niya, pinunta ka sa bahay niya. Dapat tinrang ka muna lang, no? Ang mahirap sa iyo Pagharapin ka ni Kuya Bal Santos Matubang, tahimik ka, hindi ka makaimik, no? So hanggang medyo nakakapagsalita ka lang sa live, pero sa personal, pag nakausap mo yung tao ay tamimik ka. Dapat noong yung time na yun kinausap mo. At saka
huwag mong sisihin si Kuya Bal kung nananakit ulit itong si La Damiana sa mga anak mo or nagiging wild siya ulit. Kasi sa totoo lang, dati naman niyang wild ang nanay mo. Kasi napabayaan niyo nga, di ba? Walang kain, no? Naturiring kasi nga hindi niyo pinapakain ng maayos, no? Di ba si Kuya Bal Santos ang nagpaamo sa kanya? Si Kuya Bal ang dahilan kung bakit itong si La Damiana naging maayos ang buhay niya at naging yung pag-iisip niya medyo tumino na, di ba? Di ba, nakakausap na at jolly na nga eh, di ba? Kwela, naging kwela siya, hindi tulad nung unang encounter ni Kuya Bal. Itong si La Damiana ay wild na wild, parang tigre, laging galit, no? Tsaka dudyot, di ba? So inaamo siya ni Kuya Bal, di ba? Napaamo ni Kuya Bal si La Damiana, di ba? At tsaka itong panawagan mo ito ay mali talaga, pasensya na ha. Mali talaga, no? Sana man lang inisip nyo or maging fair ka. Nasa Kuya Bal Santos Matubang, kahit papano ay isa rin sa nakatulong sa inyo. Hindi yung one-sided ka lang, no? Nagpapadala ka sa mga sosol. Binibigyan ka ng pera, mga packages, ngayon tricycle, kapalit ang iyong dignidad, no? Nagpagamit ka sa mga tao na kaaway ni Kuya Bal Santos Matubang, no? Kaaway ni Kuya Bal, dapat nga si Kuya Bal ang kampihan mo, Raimundo. Grabe ka, Raimundo. Anong klaseng tao ka? Hindi ka pa nakakaintindi. Dapat nasa side ka ni Kuya Bal. I-rewind mo, oy. I-refresh mo ang utak mo. I-refresh mo. Isipin mo, kung hindi dahil kay Kuya Bal, yung nanay mo hanggang ngayon, dugyot pa rin yan. Hindi ka pa nakakaintindi, pati kayo mga sponsors, hindi pa kayo nakakaintindi. Bakit kailangan pa ng ganito, humantong sa ganito? No? Nakiusap na, pero nakaka-offend naman. Biruin mo, na-stress na ang matanda nang dahil kina Kuya Bal, lagkasakit nang dahil kina Kuya Bal. Di ba? Apo na po dumating, yun na ang pagkapagod niya, yun na pagkapagod. Na-stress siya. Nangyayari, biglang dadami, sana po na tigilan na po muna sinanay Damya, sinanay na magawin para bumabalik na sana po ang kanyang pagkatao. Malapit na po sa mga bata, hindi na siya nananakit na gaano. See? Ano masasabi niyo yan? Ha? Kayong mga nag-idolize kay Raimundo, tatanungin ko kayo, tama ba yung mga pinagsasabi niya? Tama ba? Tama ba yung pagbintangan nila yung mag-ama na bumalik na yung dati niyang pagka-wild daw dahil kina Kuya Val na bumisita dyan, na-stress daw yung matanda? No? Ang sabi, bumalik na sana sa pagkatao. Bakit ano ba yung sinanay noon? Hindi tao? Yung nanay mo? Kasi sabi mo, bumalik na sa pagkatao eh. Diba? Tapos susugurin ako dito ng mga bashers, pakialam meron daw ako. Paano kung hindi makakialam, i-defender ako ni Kuya Bal Santos Matubang? Kailangan ko siyang i-defend. No? Kailangan ko siyang i-defend kasi mali naman talaga. Nakiusap ka nga, pero may ano naman, iba naman yung pakiusap mo. Halata talaga, Raimundo, na bayaran ka. No, nagpapagamit ka sa mga taong nagagalit kay Kuya Bal Santos Matubang, no? Nagpapagamit ka sa mga taong inggit kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan naman totoo eh. Nababasa ko doon, may tricycle ka na bago. 'Di ba? Yan ang kapalit para kalabanin si Kuya Bal. Ang kapal mo, Raimundo, sa totoo lang. Ayoko lang magsalita ng bad words lang yan. Yan lang yan ang kapal mo. No? 'Di ba? Tapos sasabihin mo pa na patay na yung nanay mo? Panoorin natin guys, skip ko na lang. Patay na rin yung nanay niya eh. Huwag na muna, huwag na para paano yung matanda. At kaya po, sana ay huwag na muna, huwag na para paano yung matanda. At lalong na-stress. Lalong na-stress ang isip. Grabe. Diyos ko po, grabe naman kayo. Oy!
Lalong na-stress. Eh, gumaling nga yan. Laging kwela nga yan ang dahil kay Kuya Bal Santos matubang eh. Tumino yung pag-iisip ni Lula Damianan dahil kay Kuya Bal eh. Tapos ngayon sasabihin mo, na-stress, bumalik ang dati niyang pagka-wild dahil pumunta sila dyan. Oh my God, Raymundo. No? So saan na ba yung sinabi mong patay na ang nanay mo? Ay, natural lang yan na dala mong pagkain kasi anak ka. No? No, responsibilidad mo yan. 8 years mo siyang pinabayaan, di ba? Di ba? So ngayon, bumalik ka kasi may mga sponsors na nagsulsul sa'yo eh. Nagsulsul sa'yo, gumamit sa'yo para kalabanin itong si Kuya Bal Santos Matubang. Di ba? Ganyan kayo eh. So Diyos na lang bahala sa inyo. Bahala kayo. So ito, oh, normal lang yan. Oh, parang nag-ano ka pa dyan, parang nanumbat ka pa na pinapakain mo yung nanay mo, hinahatiran mo ng pagkain, inalagaan mo. Normal lang yan. Responsibilidad nyo yan. Di ba? Bilang isang anak. Di ba? At saka FYI ha, nung pumunta dyan si Kuya Bal, nung pumunta sila dyan, pansin ko na may sakit si Lola Damiana, may sinat, kasi iba yung voice niya eh. Halatang may sipon, may sinat. Huwag mong isisi sa mag-ama. Okay? Kaya ka nababash eh. Kaya ka nababash kasi mali yung mga pahayag mo. Nagpasulsul ka. No? Aminin mo naman o hindi. Aminin mo naman o hindi. Isa kang bayaran. Nagpapagamit ka sa mga sponsors para kalaban itong si Kuya Bal. Diba? Si Kuya Bal lang ang nagpakumbaba eh. No, si Kuya Bal ang nagpakumbaba. May karma din kayo, Raymundo. Makarma din kayo. Darating ang time na mawalan rin kayo ng sponsors. Hmm? Kasi yung mga sponsors mo, may mga pamilya din yung mga yan. No? At saka, basta, may karma din. Darating din yun sa inyo. Oh, Kuya Bal. Oh, nanumbat. Siya nga raw nagpakain sa nanay niya. Natural. Hindi ikaw nagpakain na, mga sponsors, ha? Palamunin ka sa sponsors. Hindi ikaw, hindi ka naman ang kumain. Di ba? Wala kang trabaho. Wala kang trabaho. Di ba? Sponsors ang nagpakain yan, hindi ikaw. Di ba? Sobrang yabang na nito. Pati yung TV. TV para kay Lola Damiana. Nandun, mga anak niya ang gumamit. Kasi nahagip sa kamera eh. Pati yung kabinet ni Lola Damiana nasa kanila. Di ba? Nahagip sa kamera. Yung TV wala sa bahay ni Lola Damiana. Tapos pinagmamayabang nyo na yung may TV na si Lola Damiana. Ba't pumunta si Kuya Bal? Wala naman ako nakita ang TV. Kasi, nandun sa inyo. Imbes may libangan na si Lola Damiana, wala. Diba? So wala na ako dyan. Wala akong pakialam dyan. Basta ito, pakinggan nyo. Sinabihan niya si Lola Damiana na patay na raw. Ang tagal, hintayin nyo lang. Saglit lang to. Ayan na. Ito po. Patay na po siya. Di ba? Oh, narinig niyo yon? Patay na rin yung nanay niya. Magandang biro ba yan? Tapos ngayon pag mabash ka, magagalit ka. Ipagtanggol ka kaagad ng mga sponsors mo. Kasi raw, inaapi ka raw namin, binabash ka. Hindi ka naman namin inaapi, kinukuri ka lang namin kasi balik ta rin man ang mundo kahit sa mata ng Diyos, si Kuya Bal Santos pa rin ang original. Maging fair ka naman, Raymundo. Isipin mo naman. At saka, grabe ka no. Napaka one-sided mo no. Parang binabaliwala mo nila yung mga effort ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi mo naiisip na hindi kayo makikilala kundi dahil kay Kuya Bal. Diba? Ilang beses ko na itong paulit-ulit sinasabi. No? Basta ang masasabi ko lang ha, huling message ko sa'yo. Pangit ang pakiusap mo kay Kuya Bal. Nakiusap ka, nawalang pumunta dyan, pero may halong paninisi. Yun nga, nagkasakit raw, nga raw ang kanyang magulang na stress. Naging wild ulit lang dahil sa mag-ama. No? Na stress. Eh, hindi naman sila araw-araw pumunta dyan ha. Isang beses lang naman. Diba? Tapos, ang mag-ama ang sisihin mo. Ang sabihin mo, nagkasakit si Lola Damiana kasi pinapabayaan nyo. No? Inaalagaan mo lang si Lola Damiana pag may kamera. Diba? Yan ang totoo. Witness ang mga kapitbahay, Raymundo. Witness ang mga kapitbahay. Sila ang nagsabi. Diba? At saka, 100% nasusulan ka lang. Nasusulan ka lang sa mga sponsors na
may laking galit kay Kuya Bal. Ginagamit ka lang. Diba? Diba guys? So Kuya Bal, wag mo nilang puntahan sila, Damiana, hayaan mo na sila. No? Kahit manawagan si Kuya Bernie sa'yo, hayaan mo na sila. No? Mag-enjoy ka Kuya Bal. Huwag kang ma-stress sa mga yan. Huwag na, hayaan mo na sila. Ignore everything, ignore sa mga ganyang ano, no? At sabi pa ng sponsors, oh, nung sa audio kagabi in-upload ko, no? Eh, ano yun mo ko Kuya Bal na tigilan na niya, wag na siya makialam, wag na niya i-vlog si Ludomiana kasi masaya na kayo, maayos naman ang buhay niyo eh. Oh, sabing ganon. Tapos, para hindi na kayo mag-away-away ni Bernie. Oh, di ba? Nag-aaway si Bernie at saka itong si Raimundo dahil kay Rampage. Dahil nandyan kayo nakikisaw-saw, yan ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Diba? Kung fair sana kayo, no? Hindi magaganyan. Binababawalan niyo si Kuya Bal eh. Siya yung una nakatuklas eh kay Lula Damiana. Siya ang nagpasikat, pinagbababawalan niyo. Diba? Diba? Nakakainis lang isipin, ba't may mga taong ganun, ano? No? Ba't may mga taong ganun? At saka, hindi na to tama. No? Grabe. So, kung dapat kayong mga sponsors eh. Kay Raimundo na lang kayo mag-focus. Siya yung tulungan nyo. Huwag nyo na pakialam sila Damiana. Kasi kay Kuya Bal naman yan eh. Siya naman yung original talaga. Hayaan nyo si Kuya Bal na tumulong kay Lula Damiana. Kasi umpisa lang pa lang, siya naman talagang tumutulong dyan. Mag-focus kayo kay Raimundo. No? Very obvious talaga na ginamit nyo si Raimundo para galitin itong si Kuya Bal, para inisin. Hindi naman naiinis si Kuya Bal, hindi naman siya affected, di ba? Tumawag lang naman si Bernie. Kaya itong si Kuya Bal, concerned siya sa matanda, kaya pinuntahan niya. Kaya lang, ang pagpunta ni Kuya Bal dyan para magbigay ng tulong, ay minasamahan niyo pa. Di ba? Di ba, Raimundo? So, ano masasabi niyo guys? Comment down below lang. Bye everyone. Nakakainis.